Nakiramay po si Davao City Mayor Sara Duterte sa pamilya ng mga naapektuhan sa nangyaring pagsabog sa Davao City Night Market. At kaugnay niyan, kasama ni Vina Araneta ng live si Davao City Mayor Sara Duterte. Vina? Yes, Anthony, kasama ko nga ngayon si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Kakagaling lang niya, kakabisita lang niya sa burol ni Christia Gail Bisnon, isa sa mga nasawi sa pagsabog noong Biyernes. Ma'am, good morning po. Kasama po natin ngayon si Anthony Taberna. Meron po siyang mga tanong para sa inyo. Okay, thank you. Good morning. Mayor, kahit hindi po maganda ang nangyari sa Davao, babatiin pa rin namin kayo ng umagang kay ganda. Kumusta po ang Davao ngayon, Mayor? Yes, sir. Davao is okay. We are doing okay. Stand up. Tayo kaagad kami galing sa nangyari noong Friday night. And business as usual for everybody. All the government offices are open and ready to assist everybody. Meron na po ba kayong nararamdamang takot sa ating mga kababayan na magpunta sa mga matataong lugar mula po nang nangyari yung sa Davao Night Market? Of course, oo. Natural naman po yun na reaction ng tao, no? But sinasabi namin sa kanila, of course, as a precautionary measure dahil ongoing yung threat ng terrorist groups, is that if possible, avoid crowded places. Pero sinasabi din namin sa kanila, kung pupunta man sila, ready ang ating kapulisan and ang ating task force Davao na mag-secure sa mga areas na tinatawag namin na mga high-value targets. Opo. Can you be more specific po dun sa mga high-value targets na tinutukoy po ninyo? Ang sinabi ko sa kanila, sinabi ko sa PNP and Task Force Davao natin, is yung mga palengke, mga malls, kahapon yung mga simbahan natin, yung mga parks natin, and yung mga areas kung saan generally nagko-converge yung mga tao, like bus terminals, buses, jeepneys. Opo. So, masasabi po ba nating magiging normal na pangitain ngayon sa mga matataong lugar sa Davao ang presence ng pulis pati na ng sundalo? Actually, sir, even before na nangyari yung pagsabog, nandyan po yung police natin at yung task force Davao natin. Regular yung patrol nila kasi hindi naman po first time ito na nangyari sa Davao City. So precisely nga na merong task force Davao for anti-terrorism and counter-terrorism operations dito. Ang kabaguhan lang po ngayon is mas madami na po sila. Mas madami sila dahil dun po sa declaration na ng presidente natin na meron pong state of lawlessness. So nadagdagan po yung mga tao dito sa Davao City na nagbabantay. Opo. Meron pong actually conflicting statements na galing sa Abu Sayyaf nung araw ng Sabado. Nung una, merong pagka-claim na sila po ang may gawa. Pagkatapos later that day, later in the afternoon, meron pong sinasabi na dinideny po ng Abu Sayyaf na sila ang may kagagawan niyan. Officially po, ano po ang report sa inyo ng mga authorities natin kung sino po yung may kagagawan ng night market bombing? Because po sa sensitivity ng investigation and mga highly confidential nature ng mga information na pumapasok, yung ating investigation group galing sa Philippine National Police, ayaw po nila pangalanan. Kami naman po sa City Government of Davao, pagsabog po yun gamit ang IED. So that is a terror act. So ibig sabihin, terror act ito, ginawa ito ng isang terorista. So yun lang po yung working theory namin. Lahat po ng actions namin, binabase namin sa teorya na ito. Mayor, si George po ito, considering po itong sinasabi na rin namang act of terror ito nangyari, ano po ang mensahe ninyo sa mga kababayan natin na may plano, nagbabalak na pumunta ng Davao? Safe po ba ang Davao at this time as we speak? Yes, sir. We welcome
As I said nga, I am sorry for what happened, but we welcome everybody na gustong bumisita dito sa Davao City, and I assure everybody here in Davao City na gagawin namin ang lahat to prevent another incident dito sa Davao City. Okay, maraming salamat po, Mayor Sara Duterte, opo, from my end. Opo, Mayor, kausapin niyo po ang ating mga, actually, hindi lang po yung mga turista siguro, kausapin niyo po yung ating mga kababayan na ngayon po ay nanonood, hindi lang sa Pilipinas, kundi po sa ibang bansa, tungkol po sa damdamin po niyo at ang damdamin ng mga taga Davao tungkol po sa nangyari. Go ahead po, Mayor. Yes, sir. Nalulungkot kami dito sa lahat. Kami lahat dito sa Davao. Nafe-feel ko more than natatakot ang mga tao, mas nangingibabaw po yung lungkot at galit sa nangyari. Yun po yung general feelings dito sa amin. Hinihingi ko lang po sa lahat na magkaisa po tayo against sa terrorists. And magkaisa po tayo na magdasal para sa mga namatay at yung mga nasa ospital at para sa mga pamilya nila. I will just take this opportunity po na ipaalam sa lahat, kailangan po namin ang tulong ninyo, and meron po kami karagdagan na action kahapon na nag-declare kami, kumuha ako ng pera galing sa city government na 1 million po sa makakabigay ng information sa pangalan at kung nasaan yung tao ngayon. And then another million po sa makakapag-deliver sa amin sa tao na yon. So ito po yung reward? So that is 2 million pesos po na reward. Apo, reward sa makapagtuturo po at makapagdadala nung pong suspect dito. Mayor, on a lighter note lang, bago lang po namin tapusin itong interview natin, ano? Kanina po namin nabalitaan na napakaaga po ninyo dyan sa Burol po, sa Lamayan po, ano? Kumusta po ba ang inyong pagdadalang tao? Wala na pong magawa ang mga doktor. Kung gustuhin man ko sinila na hindi ako lumabas kasi baka mahawa ng mga sakit, magkaroon ng komplikasyon, hindi po pwede kasi kailangan ko po magtrabaho. Meron naman po mga gamot. Nag-ano lang ako na sana mag-work kay lahat ng mga gamot na kailangan ko to protect the pregnancy. Opo. At maasa po kami na maging okay po kayo. Mayor, maraming salamat po. At again, galing po sa umagang kay ganda, kami po ay humahanga sa katatagan ng mga taga Davao at asahan po nyo na nasa likod po ng Davao City at ng mga taga Davao ang buong sambayanan. Mabuhay po kayo at maganda umaga po sa inyo. Yes, salamat Sir Anthony and Sir George. Thank you. Mm.